Wonderful discussion about the principle in life as Christians. At advance na rin po, Merry Christmas po sa inyong lahat. And a blessed New Year. Amen. So, before we start to that, we're going to open our program with prayer. Tawagin po natin si Pastor Ryan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming maraming salamat po muli sa gabing ito, Panginoon, na meron po kaming isang pagkakataon na muli paglilay-nilayan ang inyong pong salita. We pray, Father God, na gabayan niyo po kami na inyong banal na Espiritu. Kami po na nasa panel, yun din yung mga nasa kailantahan at nunood, Panginoon. Gabayan niyo po kami upang maunawaan po namin yung panukala niyo po sa amin sa aming mga buhay, kung paano po ito mayiging mapagpala at ayon po sa iyong kalooban. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang magkaroon ng kaliwanagan ang bawat isa nanonood, nakikinig, Panginoon, upang sila rin ay makasunod, makapaglingkod, ayon po sa iyong pagkatawag. Maraming maraming salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. At pagpalain po tayo ng ating Panginoon. At sa araw po na ito ay tatalakayin po natin yung tatlong napakahalaga as we go on with the three distinct principles in life. So, basahin po natin yung ating text sa Philippians chapter 4. Verse 11 to 13, Pastor James. Halika po, sa New King James Version po, no? Verse 11, not that I speak in regard to need, or I have learned in whatever state I am to be content. I know how to be abased, and I know how to abound everywhere, and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ who strengthens me. Yan, oh. So, tatlong distinct importance of evaluating, ginamit ito ni Paul, sabi niya, I have learned, no? Not that I speak of being in need, but I have learned in whatever situation I am to be content. Yan. So, unang-una, tinuturo sa atin ni Paul yung contentment, process of learning. No? Kasi ang isang Kristiyano daw ay nagiging ganap yung kanyang pagiging Kristiyano through the process of learning. Kasi ang paglago ng isang Kristiyano, hindi naman po siya overnight eh. No? There is a process, what we call in scriptures or in life as Christians. So, sabi ni Paul, I have learned. Tingnan natin yung mas malalim na pananaw nun, no? Whatsoever state, sabi niya. Kasi mayroon pong Kristiyanong pag wala siyang struggle, parang okay siya. So once na mayroon siyang struggle, nakikita natin na nadidiscourage din yung kanyang Christian life minsan eh. Oh, minsan yung simpleng ulan lang, hindi nakakapag-church yan eh. Yung ulan eh. O yung simpleng walang pamasahe, yung mga ganong misa, naririnig natin yan, ano? Opo. O kaya walang maisot na damit.
May mga ganong situations. But Paul was teaching us about these basic principles. Sabi niya, meron siyang process of learning. I have learned in whatsoever state I am, even to be content. Kaya nga po, yung isang principle ng buhay ng isang Kristiyano ay yung maging content tayo, yung may contentment tayo. Ano man yung kalagayan mo, nagpapatuloy ka, Pastor Mo. Eh talaga po, mahalaga po kasi Pastor na nagpapatuloy po ang bawat isang mananampalataya. Ito niyo po, si Pablo po mismo, no? Siya po ay nagbi-ministry na po yan. No? At siya din po ay nakontento sa anumang sitwasyon na meron siya sa buhay. Kasi hindi naman wala naman pumakakad lang sa atin sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Sabi nga po ng Romans chapter 8, no? Wala pong makakapag-separate sa atin sa ating ano po, sa pagmamahal ng Panginoon Diyos para sa atin. Kaya ano po yun, tayo po ay patuloy na magbigay po ng ng ganoong pagsunod sa Panginoon, paglilingkod, no matter what situation. Yun, no, talagang kapag na sumusunod po tayo sa aral ng Panginoon, mayroong process, James. Iba kasi yung ano, Pastor, iba yung definition ng contentment sa Bible, yung contentment sa dictionary. Magkaiba yung ano niya, definition niya. Sa dictionary kasi pag sinabi mo content ka na parang ano eh, tawag dun eh, huwag ka nang manghingi pa kung ano pa. Okay ka na. Parang ganun. Tuloy, nauuwi sa complacency. Ang Bible kasi, nagtuturo sa atin ng abundance eh. Kaya nga, sinabi ni Jesus, I came to give you life and to have it more. Abundance. Yung word na more, eh pag ginamit mo dun sa salita sa dictionary na parang kontento ka na, ba't may more pa? Tapos kapag sa gifting naman, sinasabi, desire, greater gift. Eh, ba't may desire pa? So, minsan nagkakaroon ng iba't ibang unawa patungkol sa salitang content, no? Pero dapat siguro maintindihan natin yung tinatawag na root word kung saan ang galing yung salitang contentment. Eh, yung content kasi, Greek word niyan, ano yan eh? Kalimutan ko yung tawag sa Greek word niya. Pero ang ibig sabihin nun ay self-sufficient ka na. So, yung expression ni Apostle Paul regarding sa contentment, about being self-sufficient, ay pinupoint niya kay Kristo. Kung bakit siya naging self-sufficient, kung bakit siya naging contento, not because of what he had, yung mga material na pangangailangan niya, kaalaman o physical na ka-aspect ng buhay niya, kundi parang katulad nung sinabi niya sa bandang huli. Sabi niya, I can do all things, pero sabi niya, through Christ. Amen. Kasama lagi si Kristo. Amen. Opo. Pastor Ryan. Opo. Kasi mas nagiging kontento yung buhay po natin. Ibig sabihin kasi na content, nasa sa'yo na yung mga pangangailangan mo. Sabi nga po dito I can do all things through Christ who strengthens me. Ang isang Kristiyano po ay nakukontento kapag nararanasan niya ang Diyos sa kanyang buhay. Marahil yung iba hindi nagiging kontento kasi walang karanasan sa Panginoon. Hindi niya naranasan yung pag-ibig na kumukumpleto sa Kanya. Hindi niya nararanasan yung pagkapagaling ng Panginoon sa mga kanyang karamdaman, pero ang tunay na Kristiyano, nasa sitwasyon man siya ng kahirapan o sitwasyon na sabi nga ni Paul, abundance, lagi niyang naaalala na naghihirap man siya pero meron siyang Diyos na kasama. Umapo siya ng pagkapala dahil pa rin sa Diyos. So isang tao ay kontento o isang Kristiyano ay kontento kapag meron siyang Kristo sa kanyang buhay. Hindi po dahil meron lang siyang kakayanan o meron siyang kayamanan, kundi kontento siya kasi nasa kanya na nagbibigay ng pagpapala, nagbibigay ng buhay sa kanya. Ang isang state, ano, isang uri ng state of contentment, sinabi din ni Paul ito, sabi niya, to live is Christ and to die is gain. Amen. Ang sa mundo kasi, ang pananaw nila sa contentment, yung kasi meron silang pangangailangan na meet. Ang tanong ko, kung hindi, meron silang katawan, wala silang sakit. Kung may sakit ka, galit ka na sa Diyos? Kung may pangangailangan ka at may kulang ka lagi, galit ka sa Diyos? Ano ba yung batayan natin ng word of contentment? Ayun. Ang nasa Diyos kasi, no? Kahit anong state, sabi niya, whatsoever state I am. Amen. Ha? Whatsoever state, sabi niya. Amen. Sa anumang kalagayan, kontento siya kasi si Kristo para sa kay Paul, kapunuan. Amen. Ng lahat ng kakulangan ng isang tao. Without Christ,
we cannot please God eh. So that's the contentment that the Bible is telling us, Pastor Rick. Oo nga, Pastor eh. Kaya, kaya si Paul, dahil sa dami ng kanyang mga dinaanan, eh natuto siya sa lahat ng aspeto ng buhay. Sabi nga ni Jan, I have learned to be yung sa kasaganaan o sa kawalan. No? Pero i-analyze po natin ito parang isang sa isa sa buhay ng isang bata. Ang isang bata kasi, hindi naman lahat ng bagay ay makukuha niya kaagad-agad eh. Ipararanas mo sa kanya kung ano yung dapat niyang matutunan para paglaki niya, eh hindi niya ito makalimutan. So lahat ng mga bagay na dapat niyang malaman sa ngayon, eh dapat ituro mo na para paglaki niya, eh talagang hindi na niya iiwanan yun. Yung paghihirap, kailangan ding mahirap maranasan niya. Halimbawa, isang magulang, hindi naman niya ibibigay kaagad yung mga hinihingi ng bata. Eh. May mga times na hindi natin binibigay, kinokontrol mo, huwag muna yan kasi hindi mo kailangan yan. Ano? Ito ang kailangan mo. So, kung hindi mo ipararanas isang bata yun, hindi siya matututo eh. Ganito ang buhay ng isang Kristiyano na pinoportray dito ni Paul. Naranasan niya yung iba't ibang aspeto ng buhay. Na naghihirap siya, mayroong panahon na sagana siya. So lahat ng yun ay na kanyang natutunan. Para at sa bandang huli, naging matagumpay siya. Kasi hindi po tayo nagko-complain pagka kontento tayo eh. Amen. No? Ang tao kasi parang sabihin nila, pag naghihirap sila, parang, oh may Diyos ba? Oh. Parang ganun. Tuloy daw po ang Diyos. Pagka hindi hindi favor sa kanya yung ano, bakit? Asan ba ang Diyos? May Diyos ba? Yeah. O mabuting tao naman ako eh, sabi niya. Bakit ako ganito? So, they begin to complain. Kasi hindi sila kontento. Pastor Vic. Ang complain nila ay natutulog ba ang Diyos? Parang kanta yun, Pastor. Hindi po umiidlip ha. Dagdagan po natin yung nabanggit po ni Pastor Rick kanina. Kasi, again, laging nabanggit po ni Pastor William kanina yung word na process. From a child to the youth to an adult until such time na lahat ng karanasan po natin ay naranasan po natin, with that we learn to be content. Kaya yung bata, hindi pwedeng pakainin mo kaagad ng karne. Or yun nga yung sinasabi po natin ni Apostle Paul dito. Kailangan po yung growth ng isang bata, mag-start siya sa milk. And then, pag lumaki na siya, kailangan pakainin mo na siya ng karne. The same true with us as Christians. Yung sinasabi ni Paul dito ay the Word of God. Hindi mo pwedeng basta i-rebuke ang isang bata na pag umiyak ay kung ano-ano mga sinasabi ng magulang. It's not, you have to learn yung needs ng bata ay milk lang. At kailangan po natin yung mga magagaan na salita ng Panginoon. Then later on, ay pwede na natin silang i-rebuke in terms of discipline. Amen. So, yung process kasi ng contentment, hindi ka nakakarinig ng complain eh. So, every time narinig natin yung complain ng isang tao, ibig sabihin, hindi siya content. Hindi siya kontento sa kalagayan niya. Bisan, tayo pa nga yung hindi nagiging kontento sa kanya. Pag tinanong mo yung tao, alam mo maraming problema. At sagot sa'yo, mabuti po. So, makikita mo na yung taong yun ay kento. Instead na dumaing o mag-complain, sabi niya, mabuti po. No? Pero walang makain yun. Bitin-bitin, oo. So, nakaka-believe yung ganong uri ng tao na in spite of sabihin natin, kulang sila sa pangangailangan, hindi naman sapat. Pero ang Diyos kasi nagiging kasapatan ng pagkukulang. Amen. O yung mga kulang sa buhay nila, Pastor Fidel. Opo, totoo po yun. Na kung saan ay si Paul po, isa sa mga sekreto, nakita na rito, the secret things is, inuna niya lagi hanapin ang Panginoon sa buhay niya. Kaya kung bakit si Paul hindi nagawa magreklamo sa kabila po ng sitwasyon nila, sabi nga po niya dito, I have learned to be content whatever the circumstances. Na hindi po lingit sa atin yung nagdaanan po nila ni Paul. Ano? Sila ay halos patay na. Naranas sila magutom, magikahos, mabusog.
Ngunit ang lahat ng ito sabi niya, ay nagagawa namin sa tulong ng Diyos. Ano pa sikreto? Inuna nila lagi hanapin ng Diyos. Naalala ko doon sa Jeremiah chapter 29, sabi doon verse 13, na kapag ako yung hinahanap, ako yung mas sumpungan. Kaya hanapin niyo ko ng buong puso. Ito pa yung sikreto ni Paul. Sa lahat ng pagkataon, inuna nila lagi hanapin ng Panginoon. But, sabi nga po sa John chapter 15, verse 4, letter B, without God, can do nothing. Si Paul po, kaya sabi niya, lahat ito magagawa ko sa tulong ng Diyos dahil alam niya na hindi siya pinabayaan ng Diyos. Kaya po yung process ng learning, no? Yung process ng learning that you could be content with is because you know whom you serve. Amen. Alam mong tutugon ng Diyos, hindi man ngayon, bukas, sa isang linggo, tutugon. Pag hindi mo naiintindihan yon, that's the time nag-start ka mag-complain. Magko-complain ka na magko-complain. Even prayer, nagko-complain ka eh. Lord, bakit ang tagal? Ano, gagaling ba ako, Lord? Parang ganun. Ah, Lord, asa na ba yung biyaya na inihingi ko sa'yo? So, even in prayer, makikita natin, yung isang taong kontento sa Panginoon, marunong siya maghintay. Marunong siyang maging kontento. Ano man yung, kung wala man ngayong araw, alam niya, hindi, bukas yan. Yan. Pag wala bukas, ay isang linggo yan. So yung tao tuloy na nagtitiwala sa Panginoon, yung process of learning niya, nagkakaroon siya ngayon ng ano, ng mas matibay na paninindigan na alam niyang sabi ng Panginoon, I will not leave you, I will not forsake you. Mm. Na iintindihan niya yon na ang Diyos hindi mailelate. Amen. In many times in our ministry, hindi ko po nakita na na-late ang Diyos eh. Amen. Maaring iniisip natin hindi dadating, pero ang Diyos hindi eh. He's very good in timing, no? Amen. Ang Diyos talaga, He really comes, the help of God always come right in right His right time. In His time. In His time. Kaya kontentong-kontento tayo kasi alam ko na ang ating Diyos hindi lang capable, He is able. Amen. Pag hindi ganun ang paningin mo sa Diyos, talaga magre-reklamo ka eh. Reklamo ka ng reklamo hanggang sa dumating yung time, talagang ikaw na yung nire-reklamo. Ha? So, yun ang una. Pangalawa, sabi niya sa verse 12, sabi niya, I know how to be abased and I know how to be abound. Wow, no? Ang galing, di ba? Extreme pareho yun, Pastor. Pag-gutom, okay siya. Kasi may mga tao, pag nagutom, nagko-complain. Pag nabusog, nagko-complain din. Masakit na yun. Gahanap ng kape. Puno na. So, nabusog eh. So, alam mo, CR eh. May mga tao kasi, ano, nagko-complain talaga ng ano eh. Parang, sala sa init, sala sa lamig, Pastor. Hindi mo maintindihan. Pag umulan, nagagalit. Pag ayaw umulan, nagagalit. Pag mainit, reklamo. Pag malamig, reklamo din. Sir James. Sabi ng Timothy, no? 1 Timothy chapter 6. May sinasabi dito si Apostle Paul kay Timothy. Sabi niya sa verse 6. Now, godliness with contentment is great gain. Mm-hmm. May pinapakita siya dyan eh. Kasi sabi niya, in-explain niya eh, for we brought nothing into this world. And it is certain we can carry nothing out. Pag tinignan mo ng mabuti to, pag hindi mo kasi naintindihan, akala mo, yung mga kayamanang naipon mo, akala mo madadala mo eh. Mm-hmm. So, binibase nila yung kakontentuhan nila base sa kakayanan nilang mag-hoard ng kayamanan, which is, akala nila, is security. Oh. Pero kung naintindihan mo na wala ka palang, no, sinilang ka, wala ka pala, at nung mamatay ka, wala ka ring madala, eh talagang, kaya yung word na ginamit ni Paul dito, yung I have learned, na naintindihan niya talaga, natutunan niya na, ay, hindi, ganito pala yun. Tinuro niya ngayon kay Timothy, i-combine daw yung godliness at saka yung contentment. Yung kasi Matthew, yun yung great game. Yung Matthew 6, talagang tama-tama yung emphasis. Ay, yung sticky first. Yung Matthew 6:25, no? Yes. Sabi niya, therefore, I tell you, do not be anxious about your life. Amen. What you will eat, what you will drink. What you will wear. Nor what you will wear in your body.
Alam mo, ito kasi yung pinoproblema ng mga tao araw eh. Anong kakain natin bukas? Eat all you can, Pastor. Ano iinumin natin bukas? Ano isusunod natin bukas? Essentials, basic needs. Oh, inilimbawa ng Panginoon dito, sabi niya, look at the birds. Mm. Wala naman silang storehouse. Wala. But the guarantee is that God never forget them. Amen. Amen. Dito nakilimutan ng Diyos yung mga ibon. Eh, ikaw pa kaya? Mm. So parang mas magandang i-meditate natin, Lord, kung nagigipit tayo, no? Kung yung mga ibon hindi mo nakalimutan, surely hindi mo makakalimutan. Amen. Amo. Kaya po napakahalaga po ng pastor, sinabi nga po ng Panginoon 'yon, no? Huwag daw tayong maging anxious sa mga ganun kasi minsan tayo nagda-doubt na tayo, nagwo-worry na tayo, eh. Pero kapatid, itong si Pablo, ay talaga napakaganda nung kanyang binigay. At isa po kasing napakahalaga po doon, no? Kasi alam niya nga po kung sino po yung uunahin niya. Mm-hmm. Oo, sabi nga po ng Matthew 6 verse 33, sinabi doon, and you, ano po, seek first the kingdom of God. Oo. Pag hinanap mo kasi yung paghahari ng Panginoon sa buhay mo at yung kanyang righteousness, eh doon makikita natin na ano po, all these things will be added to you as well. Amen. Kaya doon, ang Diyos ibibigay sa'yo. Anong pangangailangan mo? Oo, hindi ka na mag-worry doon sa kakainin mo, iinumin, o mga susuotin. Dahil sa Panginoon, pag inuna mo siya sa buhay mo, hanapin, sundin, ang Diyos ang bahala sa'yo. Yung word na bahala, dun, ayaw ng iba yun eh. Yung word na bahala. Ang gusto ng mga tao, yung assurance eh. Yung you are in control, yun ang gusto nila. Eh, kasi yung principle ng faith, ano yan eh, nandun sa'yo lahat yung expectation, bagat wala ka nakikita. God is in control eh. Oo, kasi if you believe that God is in control, if you believe that God owns everything, amen. Then yung process po ng yung distinctions ng principle ng life natin ay nagiging mas malinaw. Mm. Kasi if God is in control, then you will never be late. Tama? Amen. Kaya yung isang Kristiyano na may maturity sa kanyang relationship sa Diyos, you hardly hear them complain. No? Kasi yung unang process niya, yung learning eh. Tapos yung second process niya, yung knowing. No? Kilala niya eh. Sabi ni Paul eh, I know whom I serve. Amen. Pastor Rick. Ayan, o nga, Pastor. Let me use the one verse no, sa 1 Corinthians 10:13. Sinabi niya, when I was a child, I speak as a child. I reason as a child. But when I became old, I put away childish things. So ganyan din ang buhay ng Kristiyano eh. Bago-bago pa tayo, eh, puro complain, di tayo makontento eh. Kung ano-ano yung hinahanap natin. Siguro, di pa natin alam lahat ng bagay. Pero as we grow, as we go on with the Lord, nakasama natin ang Panginoon, natututo tayo, tinuturuan tayo sa maraming bagay, maraming aspeto ng buhay. Kaya sabi nga niya yan, nung matanda na siya, I put away childish things. So doon ka na matututo na yung sinasabi ni Paul dito, yung mahirap at saka yung kasaganaan, natuto na siya. Natatanggap na niya. Kasi marami na siyang karanasan, marami na siyang pinagdaanan. So, yung buhay niya, kontentong-kontento na siya. Eh, kasi marunong siya magtiis eh. Marunong na siya, Pastor. Kasi nung bata siya, hindi siya marunong magtiis eh. Konting nahihirapan siya, magko-complain na. Magulang. Oo, yung, kasi kaya nga yung process na ibinigay sa atin ng Lord, malaga. In order for us to grow, help us to understand. No? And discipline ourselves for the glory of God. Ayan. Tsaka isa rin pong magandang parang pagtuunan ng pansin is paano po tinitingnan ni Paul yung kanyang buhay? Kasi marahil si Paul nakita niya yung eternity, hindi po yung temporary lang. Kasi kulbawa, nasa distress ka, temporary lang yun eh. Kasi alam mo na hindi yun panghabang buhay. At nakita po ni Paul na yung dulo ng lahat ng kanyang pagkapagal. Kaya nga sabi po niya eh, to live is Christ and to die is gain. Even yung kamatayan niya, gain pa para sa kanya. Kasi bakit? Alam niya na yung kamatayan niya ang magkatawid sa kanya sa eternity kasama ang Panginoon. Sa buhay din po ating ganun. Gumadaan man tayo sa pagsubok, sa mga kagipitan o sa mga suliranin,
yun po ay temporary lamang. Ang mahalaga po ay yung ating relasyon sa Panginoon, which is eternal. Yun po magdadala sa atin sa kaligtasan, sa eternal life, at saka sa reward na ipinapangako po sa atin ng Panginoon sa buhay na kasama po natin. Yung ano kasi, yung word na fear, on the process, no, as Christians, as a person, as we are growing, yung word na fear kasi laging parang nagiging obstruction. Marami kang kinakatakutan eh. Kalaban niya ng faith, Pastor. Kalaban ng faith, no? Kabaliktaran niya ng faith. Kasi lahat ng bagay kinakatakutan mo, pati ipis. Nakatakutan mo, daga. So, may, ito yung mga, pero totoo ito sa araw-araw, no? Parang nakakatawa lang minsan. Pero ito yun eh. Nakatakutan. Oh, lalo na itong pandemya, itong COVID-19. Natakutan din. Takot ka talaga eh. Takot lumabas. Oh, may kakilala nga ako, hindi na lumalabas ng bahay, Pastor. Delivery na lang. Nagka-COVID pa rin. Kasi yung nagdi-deliver, yung pagkain, kontaminado. Nalagyan. Oh, imagine mo kung gano'n siya, yung isang kaibigan ko, ang business niya pera eh. Hindi lumalabas ng bahay. Nagka-COVID. Kasi yung pera pala, sama yan dun eh. Samantalang ako, araw-araw lumalabas ako, hindi naman ako nagkaka-COVID, ikaw gala rin. Praise the Lord. Wala ka kasi hawak na pera, Pastor. My conclusion is, eh so kung magka-COVID ako, meron naman akong Diyos na nagpapagaling. Amen. Kasi wala naman akong katiyakan sa sarili ko eh. The only person that I trust is the Lord. So, I would rather trust God than man. Amen. So, through that process, we go to maturity in learning, amen, in knowing, in understanding the Lord. Hmm. Pastor Pidel, di ba? Kaya po, sa madaling sabi po, itong inaral po natin sa situation po ni Paul, inaral ko po si Jehovah, no? Kung tayo na mayroon sila. Amen. No? Tapos eh, bigla nawala. Mm-hmm. Yung asawa ni Job, takot na. Sabi niya, Job, ano nangyari sa atin? Bankrupt na tayo. Bankrupt na. Ano? Sabi, sumpain mo na yung Diyos mo. Para mamatay ka na. Sabi po ni Job doon, eh, bakit? Salamat lang ba tayo sa Diyos kapag mayroon? Iyon. In every situation, dapat magpasalamat tayo sa Panginoon. Ito po sa Hebrew chapter 4, verse 16. Sabi po doon, let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. Kaya ang Diyos po ay nandiyan lagi. Sabi sa Isaiah, hindi mixing ang kanyang kamay para hindi na tayo maabot at hindi bingi ang kanyang tainga para hindi na tayo marinig. So nandiyan lang po lagi ang Diyos. Ang Diyos po ay kasing lapit lamang ating panalangin na handa po siyang tutulong. Kaya nga po sabi sa Matthew, don't worry about tomorrow. Basta natanong natin mga ibon. Hindi sila nagtatanim, nag-asik, pero hindi sila pinabayaan ng Diyos. Isang magandang ihimplo po yun. So ito yung process ng ano eh, experience, no? Kasi ang faith po, hindi naman po siya overnight eh. It grows. Lumalago. Di, alam mo, sa araw na ito, na dahil nagtiwala ka sa Diyos, nangyari. You grow your trust. Mas may confident ka. Grower your confident grow as you walk with the Lord and trusting God, nangyayari nang nangyayari hanggang sa dumating ang time na hindi ka na nagdududa. Kahit na hindi mangyari, maghihintay ka sapagkat alam mo, through your experience na ang Diyos, talagang tumutugon sa panalangin, Pastor. Eh, naalala ko po kasi yung nabanggit po ni Pastor Pidel, si Hope pa, Pastor eh. Oo. Kasi after niyang, ano no, after niyang maranasan yung gano'ng mga problema, sitwasyon, no, talagang pagtiningnan mo, napakamalas yung araw na yun eh, no? Sa term ng mundo po, no? Pero nangyari talaga eh. Ngunit, tinan niyo po yung ano niya, yung ginawa respond po ni... Hindi po siya nag-complain, Pastor, pero yung response niya, no? Babanggit ko po ito yung sekreto ni ano, no, ni Hope, no? Sa Job chapter 1, verse 20. Sabi doon, then Job arose, tore his robe, and shaved his head, and he fell to the ground, and worshiped. Yung pala yung isang sikreto ni Job. Ano po yun? Eh siya talaga yung nag-worship sa sumamba Diyos. Sa Diyos. Oh. Kaya nga, pag meron tayong problema, Pastor, ang mas mahalaga, lalo tayong nagpupulit. Naglalasing. Sa presensya pag ng may Diyos. Problema. Opo. Tao, pag may problema, naglalasing. Si malungkot daw sila, Pastor, punta sila sa happy hour. Tanong ako eh. Sabi ko, bakit? Ano po? Bakit ka nasa mall? Naglilibang. May problema daw siya, kaya siya nagmumul. Ayan. Ayun. Yung isa namang kausap ko, bakit ka nasa parlor? Naglilibang ako. Kasi may problema. Kaya pala yung parlor, lugar yan ng ano, mga may problema ng tao. They want to look good. Ayan. So they go to parlor. Ayan. They go to mall kasi gusto rin nila makalimutan ng problema. Eh, yung mga naglalasing naman,
Pagkatapos malasing, natauhan na, lalong dumami problema. Sakit na po yung ulo. Oh. Yung over. So, oh, so, yung process po ng, ano, ng learning ay napakahalaga sa isang tao na nagtitiwala at naniniwala sa Diyos that there is a process into which we can grow and understand and learn about God. Amen. Nakakatuwa, Pastor, no? Kasi sabi ni Apostol Pablo, una, natutunan niya. Eh, natutunan niya yun sa Panginoon eh. Ang sunod nun, hindi siya, may mga tao kasi, Pastor, pag natutunan na, okay na eh. Ang sunod niyan, eh, natutunan din niya paano gawin, how to do it. Kasi mahirap yung alam mo lang eh, pero hindi mo nilalagay sa practice. Mm-hmm. Kumbaga eh, sabi nga nung iba, Pastor, DIY to eh. Do it yourself. Kasi yung iba, Pastor, sinasabi nila, basta ganito lang gawin mo, pero hindi nila makita sa buhay nila. Yung kumbaga magaling lang sila magsalita, magaling magpayo, pero sa sarili nila, hindi nila magawa, ma-practice. Eh, ito si Apostol Pablo, hindi lang niya sinabi, pinapractice niya. At makikita mo talaga sa buhay niya kung paano nag-grow yung faith niya sa Panginoon at paano siya naging content. Eh, dahil nga sa pagsama ng Panginoon sa kanya, talagang pinakita ng Panginoon yung kanyang faithfulness. Yung pinag-aaralan natin yung proseso ng buhay ng isang tao, as it goes, it progress. No? As it progress, then nagagawa mo na, sabi niya, I can do. Sabi niya, no? I can do all things. Hindi na sinabi, I can do something eh. Sabi niya, all things. All. Lahat. Ah? Through Christ. So, talagang ang partner natin sa buhay natin, eh ang Panginoon. Amen. No? Kaya nga sabi ng Biblia, without faith, you cannot please God. Amen. The only time that you can please God, that you can do all things, is when you remain in Christ. James. Nakakatuwa dyan, Pastor, yung word na I can. Kasi meron ako narinig, Pastor, sabi nila, no? Kaya ng Diyos yan. Yung word na ganon. Kaya ng Diyos yan. Sabi ko, wala namang sinabi ang Bible na hindi kaya ng Diyos. Kaso lang, tayo po, bilang mga anak ng Panginoon, ang gusto makita ng Panginoon sa atin ay yung kakayanan mo rin. Kasi mahirap naman na papatunayan pa ng Diyos na kaya niya. Eh, alam naman natin yun, subok na kaya ng Diyos lahat. Yeah, siya nga lumikha ng lahat eh. Eh ngayon, tayo naman. Kaya nga, yung process natin ng pagtitiwala sa Panginoon, matatransform tayo. Yung pagiging contentment natin sa Panginoon, matatransform tayo hanggang sa masabi natin yung katulad na sinabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, I can do all things. Hindi niya sinabi, God can do all things. Eh. Sabi niya, I can do all things. Tapos, dinagdag niya. True. Sabi niya, through Christ. Kasi pag naintindihan mo yung proseso na yun, eh, ang tawag doon, nag-mature ka. Oh. Oh, talagang yung principles in life mo, galing sa pagkabata, pero sabi kanina ni Pastor Rick, no, nung bata ka pa, iniisip mo, maglaro lang sa time zone. Ngayon, medyo malaki ka na, iba na. Kita ko, Pastor, minsan, mabiyahe kami bandang Maynila. Kita ko, nagkakagulo yung mga tao doon. Sabi ko, ano kayo nangyari doon? Nakatingin lahat sila sa TV. Kala ko merong breaking news. Yung pala merong karera. Iba pala yung minanonood nila. Yung tapos sa kabila naman, may online sabong. Sabi ko, iba po yung ginagawa nila at iba po yung principle in life na inaabangan nila kesa ang dapat na tignan natin at pagtuunan natin ang pansin ay ang ating Panginoon. Sabi nga, fix your eyes upon Jesus. Amen. Kasi siya po yung magtuturo sa atin. Sabi ng Panginoon, my grace is sufficient. It is made perfect when we are weak. Amen, oh. Sabi ng Biblia, faithful is He who called us. Amen. Now, as you progress in that process, hindi mo lang siya natututunan eh, kung hindi naintindihan mo na. Amen. So that when you execute what faith is, then it works. Amen. No? Working faith na siya. No? I can do all things through Christ who strengthened me. Amen. Kaya po ang buhay Kristiyano ay pakikipagkaisa sa ating Panginoong Hesus. Being with Christ, together with Christ. Because if without Christ, then it's impossible. Hindi siya bahala na si Lord, no, Pastor? Wala namang imposible sa Diyos, eh sa'yo. Amen. Kaya mo ba magtiwala sa Diyos, Pastor Vic?
Di ba? Right? Kailangan magtiwala tayo sa Diyos eh. Okay. Well, talaga pasto, napakasayang magtiwala talaga sa Panginoon, no? Tinan niyo po si Pablo, nagtitiwala siya sa Panginoon maski yung sitwasyon niya po, ha? Kung bakit niya sinasabi itong mga bagay na ito, ha? Nasa prison po siya. Nakakulong po siya niyang kapatid. May chains yan sa kamay at paa niya, no? Pero siya, nasabi niya itong mga bagay na ito. And it gives an encouragement to those believers noon sa Philippians Church, gayon din po para sa atin hanggang ngayon. Bakit? Ibig sabihin, naranasan niya ng tunay talaga nating Diyos ay siya isang Diyos na buhay who is able. Kaya nga, God is able. At ito po yun, ha? Hindi lang po God is able. Man is disabled without God. Kaya makikita po natin, ang tao pag walang Diyos sa buhay, kulang ang buhay niya. Disabled talaga siya. Maraming imposible. Pero pag ang Diyos ng Diyos sa buhay niya, eh, wala pong imposible sa Diyos. Kaya pwede natin sabihin na, ano, magagawa natin lahat, Pastor Rick, no? I can do all things through Christ who give us strength. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 24, He who called you is faithful. Amen. And He will surely do it. Amen. Sure talaga. Sure. Pero meron tayong, tandaan natin na meron tayong part in it eh. It's not God alone eh. Kailangan tulungan mo rin sarili mo. Do what you can do, yung pinaka-best mo. And yung hindi mo magagawa, God will do it. Ibibigay niya sa'yo kung ano yung hindi mo kaya. Talagang siya nang tutulong sa'yo para magawa mo. Kaya napaka-importante yun eh, na huwag tayong humiwalay o tandaan natin lagi na kasama natin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Mm-hmm. Na anuman iniisip mo, anuman ang gagawin mo, nandyan ang Panginoon para tulungan ka eh. You cannot do it alone. Kaya nga sinabi niya doon sa dyan eh, without me, you can do nothing. Kaya dapat makipag-partner tayo, yung ating relationship sa ating Panginoon, ay nandoon lagi, intact. Right. Alright yan. Kaya nga po mahalaga na ang Panginoong Jesus ay hindi lamang po natin tagapagligtas. Kailangan po ang Panginoong Jesus ay Panginoon din po natin. Ibig sabihin po ng Panginoon, siya na po yung nasusunod sa buhay natin. Kasi madalas, hindi man lagi, napapahamak po tayo kasi yung gusto lang natin ginagawa natin. Nagkakaroon tayo ng problema, ng suliranin, nagigipit tayo kasi ang ginagawa lang natin ay yung gusto natin at hindi po talaga yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Kung si Kristo po ay kaisa natin, ibig sabihin nun, hindi po tayo parang tinatawag lang ang Panginoon kapag kailangan lang siya. Kapag sa ibang kaisa mo ang Panginoon sa buhay mo, yung kalooban ng Diyos ang siya lang nasusunod. Kasi walang kapahamakan kapag ang kalooban ng Panginoon ang siyang sinusunod natin. Although minsan may mga objection kapag ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon, may mga persecution. Pero sabi nga ng Panginoon eh, kapag kasama mo ako, If I'm with you, who can be against you? Kaya nga sabi ni Paul eh, I can do all things through Christ who strengthens me. Kasi bakit? Ang ginagawa na niya ngayon ay yung kalooban ng Diyos, hindi lang yung kanyang kagustuhan. Mm. Pastor na Pidel. Mga po na sinakita lang po dito yung kahalagahan na kung bakit eh, ito po yung ating nakikita ng halimbawa sa buhay ni Paul sapagkat puno po talaga ng aral itong buhay ng taong ito kung saan ay sa simula't-simula nung siya pa ay walang mali, natuwa ng salita ng Diyos, hanggang sa makilala niya po ang Panginoon at natutunan niya ng lahat ng bagay na ang lahat talaga ay nagmumula sa Diyos. At walang, si Paul po, hindi biro din po tao ito sapagkat siya ay kilala sa lipunan. Hmm. At hindi nga po talaga niya inangkin yung sarili niyang lakas, yung sarili niyang kaalaman, karunungan, at ang lahat po ay inaasa po niya sa Panginoon. In short, sa Diyos po tayo higit na umasa. Huwag sa ating kapwa, huwag sa ating sarili, dahil wala po tayo talaga magagawa kung tayo po hiwalay sa Diyos. At kapag tayo po ang buhay natin, ay pinagkatiwala natin sa Diyos, sabi sa 1 John chapter 14, verse 1, do not let your heart be troubled, but believe in God. Praise the Lord. Pastor, dadagdag ko po yung sa Matthew chapter 6, verse 21. Ang sinasabi ng Bible doon ay, kung nasaan yung puso mo, nandun yung treasure mo. Kung nasaan yung treasure mo, nandun yung puso mo. So, kung ang puso po natin ay nasa Panginoon, di ba dapat doon tayo nakatuon? Eh, baka kasi lumilihis tayo. Ang tawag doon, ginagamit natin yung opportunity ng blessing ng Panginoon, tapos tayo masusunod. Alam mo kung bakit tayo pinagpala ng Panginoon? Hindi para magpasarap eh. Pinagpala tayo ng Panginoon para gamitin tayo ng Diyos. Parang ano yan eh, inutusan ka ng tatay mo, bumili ng
ng suka dun sa palengke o sa sari-sari store, siyempre bigyan ka niya ng pambayad. Eh, hindi ka naman binigyan ng pambayad para, anak, sige, ano, bahala ka na dyan. Ikaw na. Hindi naman ganun yung ano eh. Merong ine-expect ang Diyos kung bakit kanya pinagpala. Ang maganda doon, dahil binigyan kanya, usually sobra yung pastor. At kadalasan, kung magaling ka, may skill ka, pagpunta mo doon sa tindahan, kinausap mo, magkano to? Oh, edi siyempre, marunong kang, oh, tumawad ka, nakatawad ka ng konti, di nakabili ka pa ng candy. Ang tawag doon, eh, ginagamit mo yung wisdom mo. Pero tandaan po natin, ang purpose natin ay para bigyan ng parangal ang Panginoon, hindi po para sa self-gain natin. Kaya yung principle in life, mahalaga. Ano yung purpose kung ba't mo ginawa? At kung, sabi nga ni Apostol Pablo, natutunan niya, alam na niya, eh ngayon, kaya na niyang gawin. Kasi dahil kay Kristo. Yun, oh. So, yung word na I can do, kailangan maintindihan po natin yung process muna. Nakita natin how through years we grow, no? Nag-grow tayo. Siyempre, pag nag-grow ka, nagkakaroon ka ng mga error-error, no? Mali pala to. Process ka ng learning. Tututo ka. Tapos na tututunan mo yung tama, nakikita mo yung tama. Tapos, every time you execute through faith in Christ, it becomes more witnessing. Amen. Ay totoo, something like that, ano? Kaya sabi ng John chapter 15, the verse is 5, inillustrate ni Jesus dito, sabi niya, I am the vine, and you are the branches. It's partnership. Ah? Whosoever abide in me, and I in him, he it is that bear much fruit. Mm. For apart from me, do nothing. You can do nothing. Mm. So, bakit natin pipilit na malayo tayo sa Panginoon? Eh, alam naman natin ang bunga nung wala eh. Mm. So, ang gagawin natin, let us have a partners with the Lord. No? Let us strengthen the area where we can grow spiritually, that the Word of God has given us so much advice and understanding so that through that process, we can learn to flip our faith and walk with faith with the Lord. Ayan. Ganda po ng pastor yung bear much fruit po. Ano po? Oo. Yung po talaga yung bibigay ng Panginoon sa iyo kapag tayo po talaga yung nakipag-partner ng buhay natin sa Panginoon. At yung partnership na yun, kapatid, hindi lang yan tuwing Sunday, pastor. Oo. Yung partnership na yan eh talagang araw-araw mo na ikaw, ang Panginoon, ay yung sa kanyang salita ay iyo pong mini-meditate at hinahanap. Buhay mo na yun eh. Opo, yun po yung kanyang magbibigay ng ano, no, lakas sa'yo, magbibigay ng kailangan mo sa buhay mo. Dahil ang Panginoon, iyan, ang partnership niya na ibibigay kapag inalaw mo siya na maghari sa buhay mo. Yung fruit na sinasabi dun eh, alimbawa din yun ang parang karakter natin eh. No? You bear much fruit. Your character as a person begins to grow as a person. Marunong ka na magtiis, marunong ka na magpatawad, marunong ka na tumulong, marunong ka na sumakripisyo. Kasi nung una, ayaw mo yun eh. Bata pa kasi. Anything na parang walang masyadong pabor sa'yo, parang ayaw mo. No? As a child. But as we grow as an adult, then we understand. Ito yung process nito. Na kailangan pala, nung maliit ka, hindi ka naman makatulong. Pati maghugas ng plato, hindi ka marunong. Pag laki mo, marunong ka na maghugas, pati magsaing, di ba? So, may process talaga ang paglalakad natin sa Panginoon. These are distinct principles in life. So that through Christ, who strengthen us, will bring us from glory to glory. Pastor Vic? Balik po tayo dun sa salitang principles. Ang principles po, principles in life kasi tama, lagi po, may proseso lagi. Magsisimula tayo lagi sa simula eh. Nung tayo po ay wala pa sa Panginoon, magsisimula tayo sa repentance. Yun yung process po natin eh. From that repentance, hingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon, and then we will grow towards our faith in God. Yung ating pananampalataya, habang tayo lumalago, ay yung pananampalataya lumalaki din. Nag-start siya sa mustard seed hanggang sa lumago at lumaki. And then we desire for perfection, yung kahuli-hulihan po. Na lagi pong sinasabi, I can do all things. So,
we desire to be yung magiging contento tayo, and then yung pagpunta po natin doon sa towards perfection, eh, kailangan talagang magkaroon tayo ng desire na makamtan po natin yung hinahangad po natin na pinakahuling bahagi ng ating pamumuhay. So from repentance, then faith, and then we desire to be perfect in the Lord. Amen. Idagdag ko lang po, Pastor, no, yung sa illustration po ni Jesus na siya yung vine, tayo yung branches. Kasi nga po, di ba, nung tayo bata pa, mga batang branch pala na umuusbong sa Panginoon, tayo po ay parang nakasentro lang sa atin. Lord, palakasin mo ko, Lord, kailangan ko ng ganito. Lagi tayong kumukuha ng nourishment sa Lord. Pero nung tayo ay naging mature na, tumibay na yung ating branch, saka tayo namumunga. Tapos yung bunga natin noon ay nagigain na para sa ibang tao. Nung bata tayo, gusto lang natin, ako, Lord, palakasin mo ko, Lord, pagalingin mo ko. Pero habang tayo tumatanda sa Panginoon, na tayo nagmamature sa Panginoon, lumalabas yung bunga. Yung bunga na yon ay kapakinabangan naman sa iba. Good works, yung pag-evangelize mo, pagdala mo ng kaluluwa sa Panginoon, pagtulong mo sa ibang tao, yun yung fruit na sinasabi no na tayo na bunga na sa Panginoon. Yung fruits diyan sinasabi, Pastor, yung bunga ng maturity natin. That's the reason why you can even distinct a person if he's really truly a Christian. No? A Christian will always, in times of trouble, will call on the Lord. Amen. Si Lord ang inuuna eh. Bagamat naniniwala tayo sa doktor, pero inuuna natin si Lord eh, no? Hindi po siya yung last. In the final analysis of our faith in the Lord, sabi ng Psalms chapter 50, verse 15, ano sabi doon? Call upon me. Say, call upon me in the days of trouble. That's the reason why a mature Christian will always lean on the Lord. He will always call on the Lord. No? And God will deliver you. That's the promise. Sabi niya, call upon me and I will deliver you. So ito yung proseso na inuuna natin. Eh, kasi in everything, you put God first. Amen. Right? No? In times of trouble, in times of plenty, in everything, do it all in the name of the Lord. Mm. So ito yung process na dapat makita ng isang Kristiyano na naglalakad sa ating Panginoon, James. Siyempre, kapag tayo po ay lumalakad sa Panginoon, huwag po nating kalimutan na yung purpose natin pagkatapos mong humingi sa Panginoon, tumawag sa kanyang pangalan. Ang sunod naman doon ay yung ma-build up yung confidence sa sarili mo na alam mong pag tumawag ka sa Panginoon, nandiyan siya lagi. Yung faith mo na-develop. Eh siyempre, huwag mong kalimutan na ibahagi naman ito. Kasi wala namang sense na puro ka lang pampalakas sa sarili kung hindi mo ginagamit yung binigay sa'yo ng Panginoon para naman magamit ka ng Panginoon sa iba. Kasi service yan eh. Kaya nga may ministry. Si Apostol Pablo, makikita mo diyan sa binasa natin sa Philippians, yung mga taga-Philippians nga eh, medyo gahos din eh. Kapos din. Pero tingnan mo naman eh. Nakakapagbigay eh. Ang tawag niya, katulad ngayon, ito ngayon yung panahon ng pagbibigay. Kasi sinasabi natin, kinocommemorate natin yung si Jesus na binigay sa atin. Eh ngayon naman, tayo naman. Dapat wag po tayong kabig ng kabig. Dapat matutunan din po nating magbigay. Amen. Kasi yan po ay proseso ng pagtitiwala natin sa Panginoon. Sabi nga, the more you give, the more you receive. Amen. So yung burden po ng pagkakabunga ng isang Kristiyano, kaya po hindi natin kinakalimutan magtrabaho eh. Siyempre. Ako mas gusto ko magtrabaho kaysa manghingi eh, no? Kasi meron kasing taong gusto mas manghingi eh. Mas gusto natin magbigay. Ay, paano ka magbibigay kung wala ka nga eh? So magtrabaho ka. Itinuturo po sa atin ng Panginoon yan eh. Sabi ng 2 Thessalonians chapter 3, verse 7 and 8. Sabi niya, for you yourself know how you ought to imitate us, sabi ni Paul. Because we were not idle when we were with you. Idle, hindi kami... Amad, ah. Amad. Oh. Yan. Kaya sabi ni Paul di sa isang letter niya, huwag pakainin yung tamad eh. No? Sabi ng verse 8, nor did we eat anyone's bread without paying for it.
Mm. So pag ako bumibili pala ng, kaysa member siya bumili ng tinapay, binabayaran niya. Amen. Sabi niya, without pay, ay, hindi siya nag-ano eh. Mm. Papalibre. No? Eh, naririnig ko kasi madalas pag kami binigyan, ay, it's blessing. Mali kasi yung pastor, yung nangihingi ng libre. Eh, isa pa hindi rin maganda sa pagkakaibigan yon, yung parang lagi ka na lagi lang nalilibre. Maganda yung ano, yung parang meron kayong chip in. Amen. Ano. Ito, tutuloy ko ah. But with the toil and labor, we work night and day ayun, that we might not be a burden to anyone ayun, of you. Kaya po sa church natin, we make it a point na ang mga pastor na nagtatrabaho. Amen. Nagtatrabaho din. Oh. Wala po kaming pastor dito na nakatunganga lang. No? Sabihin nila, ano ba yung tawag na full-time? Kasi pastor, trabaho naman daw yun, yung pupunta ka sa bahay, tapos manghihingi ka. We will not beg. That's one of the principles that we learn through the passage of the scriptures na ang Diyos talaga nagpo-provide. Now, we have to do our part, and then God will do His part. Amen. No? Kaya wala po tayong ano, yung knocking, ano, Pastor Rick, yung knocking at the door. Alam mo ba yung knocking at the door? Knocking at the door. Nagbebenta yata ng vacuum yung Pastor. Kung manghihingi ka din lang eh, trabaho din yun eh. Di magtrabaho ka na lang, marangal pa. Tama? Oh, in anything that we do, ayaw natin maging pabigat. Ano? Kasi meron ako naririnig yan, pati yung kuryente ng bahay ng pastor eh, hinihingi sa miyembro eh. O, paano ka ako kayo magiging pastor niya kapag ganyan kayo? Mm. Pati yung pagkain, hinihingi. Eh, hindi po hinihingi yan eh. Mm. Yan eh, itinatrabaho. Kaya dito sa atin sa UCF, we make sure not everybody is really living accordingly to the principle that we were called by God. Amen. To do our ministry. And everybody is professional here. We do know how to work. Amen. Mas mahal ko na yung magtrabaho ako kaysa sa manghingi. Kasi very humiliating yung hingi eh. Sana, Pastor Rip, ting manghihingi tayo, bibigyan tayo. Eh, kundi tayo bigyan. Di ba? So, yung process na yun, napakahalaga. Pero faithful naman ng Panginoon, Pastor, no? Of course. Po, ano, no? Day 1 hanggang day 35, o year 35 po ng UCF, no? This coming February. Eh. Amen. Oh. Ganun pong ginawa ng Panginoon sa atin pong simbahan. Maging sa bawat mga ano po, no, pastor at mga naglilingkod po dito. Ay, hindi nagsasama yung mga member natin sa atin. Amen. Oh. Kasi baka pagbarating ka na, sino yun dyan? Si pastor, sarado yung pinto! Sarado yung... Walang ala tayong ganun. Pag nalaman si pastor ang darating, buksan yung pinto! Lalo ka Bombay. Eh, kasi manghihingi ka eh. O, hindi tatago sa iyo yung miyembro mo. Minsan, pastor, nakausap ko yung Bombay eh. Alam mo, sabi niya, alam mo mga Pilipino, ano, sabi niya, sinungaling daw eh. Sabi ko, bakit? Ba't mo nasabi yan? Paano? Tuwing, sabi niya, in Bombay, ano language? Sabi niya, paano? Tuwing punta ko, wala daw tao, pero dami chinelas. Nahalata, dami chinelas. Now, yung process na yon will still go on. Kaya nga po eh, sabi dito eh, help those in need. Ayan. Kaya po tayo nagpapagal so that we can earn something so that we can help. Amen. No? Hindi yun tayo yung tutulungan. Ang buhay Kristiyano po ay tumutulong. Hindi kayong idle na ikaw yung naghihintay para tulungan ka. We were promoting things that we feel that is more positive. Sabi nga ng Biblia eh, it is more blessed to give than to receive. Amen. James. Amen. So ngayon po, tayo po bilang mga anak ng Panginoon, huwag po tayong makontento na katulad nung seguridad o seguridad na nabibigay ng mundo. Ang contentment po natin ay dahil sa kasama natin ng Panginoon. Meron tayong assurance na ang Diyos ang nagbibigay sa atin. Hindi yung, kasi meron akong pera sa bangko, kasi meron akong ganito, meron akong ganyan. Ang tawag dyan, yung assurance mo, yung kakontentuhan mo, kapag nakita mo yung pera mo sa bangko, ay marami pa akong pera, kontento pa ako, ay marami, sigurado na ako sa mangyayari bukas. Ang contentment natin, sabi ng Biblia, ay hindi katulad nung isang mayaman na, ano niya? Pastor, pinagiba niya yung kanyang barn.
Tapos sabi niya, madami na, tayo tayo bagong barn, yung mas malaki. Eh, madami na ako na impo. Okay na, halika, mag-ano muna tayo, magpaka-happy-happy muna tayo. Eh, sinabi sa kanya dun sa Bible eh. Sabi sa kanya, fool. Kasi ngayong gabi, ay, ano ka na, collective, mag-audit na. Uning ka na. Ngayon na yun. O di, wala na. Ano yung happy-happy? Kaya, pero pag nandun tayo sa Panginoon, eh, ang Diyos ang kaligayahan natin. At siya po ang magsusupply ng lahat hindi ng mga... Hindi ka natatakot kunin ng Lord. Hindi. Amen. Kapag wala ka sa Lord, tatatakot kang kunin eh. Eh kasi pag binigay mo ng buhay mo sa Panginoon eh, di ba? Ba't ka pa natatakot? Oo. So, to go further, dapat makita natin a process of helping those who in need is a process of serving and giving generously. Yan. So, yung pagbibigay, isa pong napakagandang gesture. No? Nakakatuwa pag nagbibigay tayo, right? Amen. Parang sa process natin sa hit and run, we come through to many years, no? Helping people through giving them. Nakakatuwa po kasi nakikita po namin eh, that God love cheerful a cheerful giver. Ayan. So, isa po ito sa mga nakikita natin ngayon na napapanahon po yung ating tinatalakay. Sa pagkasapanahon po natin ngayon eh, hindi po biro yung ating mga pinagdaanan, ano po. Halos magdalawang taon po tayo na nakaranas po ng pandemya. But salamat po sa Panginoon sapagkat natutunan din natin lahat. Ano man mayroon tayo sa pagkainan, ano man mayroon tayo sa sarili natin, natutunan natin magpasalamat sa Diyos. Dahil ang Diyos ay nariyan lang. Hindi niya tayo iniiwan. Hindi niya tayo pinabayaan. So sa pangapanahon pong ito, huwag po natin hayaan na tayo magpadaig. Ano man takot o pag-alala, bagkus hayaan po natin yung pagtitiwala at pananampalataya po natin sa Diyos ay manatili na sa panahon ito ay hindi po matabunan ng anumang pag-alala ng buhay natin ito o worry. Bagkus hayaan po natin na ang buhay na ito, ang prinsipyo ng buhay na may kaugnayan sa Diyos ay manatili tayong kapagtiwala, manatili ang ating paglapit lagi sa Panginoon na anytime, hayaan po natin na ang pagtawag natin sa Diyos palakip ng panalangin ay manatili sa buhay natin. Pastor Vic? Yung giving kasi po ay another thing na natututunan din po talaga ang pagbibigay. We've been in the ministry for so long and ang sikreto talaga po ng pagbibigay po ay maglabas po tayo ng seed. Ibigay po natin ng, kung ano yung meron tayo, yun magiging puhunan natin sa pagbibigay. And in return, God will bless us, then mas marami pong mabibless para po sa biyaya po na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Amen. Ako, katwiran ko, magbibigay din lang ako, ba't naman ako malulungkot? Amen. I choose to give, and I choose to give generously. Parang sabi ko nga lagi, oh, kakain lang tayo. Hindi, kumain ka na ng gusto. Nahiya daw kasi, Pastor. Pag nakikain po kayo, kumain na po kayo ng talagang yung normal na kain. Kasi pag nakikain po kayo, tapos pag uwi niyo, anay, nagugutom ako. Sabi, di ba kumain ka na? Nahiya kasi ako eh. Huwag po, di ba? Let's be natural. Ang isang Kristiyano na lumalakad po sa pananampalataya, sa anumang kaparaanan sa buhay niya, eh lumalakad siya ng tama eh. May nasa hulog, Pastor. Amen. Nasa hulog, no? May siyang tinutukoy na ano yung dapat niyang gawin. At itong salita ng Diyos, basically, ang ating prinsipyo. Kasi yung ugali, bawat isang tao may ugali eh. But when we come to the Word of God, in the right understanding, nag-iisang ugali tayo. Nagkakaroon tayo ng isang ugali. Even in giving, we become cheerful. Mm-hmm. No? Pinili natin na maging masaya. Pinili natin na maging generous. Pinili natin na maging matulungin sa ating kapwa. Sapagkat naniniwala tayo, at the end, galing po sa Panginoon yan eh. At kung paano pinanganak tayo, wala tayong dala. Pag namatay tayo, wala ka rin dala. Ay bakit mapipilit na itatago yung bagay na hindi mo naman madadala? Why don't you share it? Eh sabi ko sa mundo eh, kung marunong lang mag-share talaga yung mayayaman, mas kakaunti ang mga tao mahirap.
No? If we share something good to our neighbors, it becomes more, not just only productive, but a Christian way of life. So, dagdag ko lang po, no? Siguro mas magiging cheerful tayo sa pagibigay kung naintindihan po natin yung word na stewardship, na tayo po'y pinagpala ng Panginoon, hindi dahil para sa atin lamang sarili, kundi maging steward tayo. Ano ba ibig sabihin ng steward? Pinapamahala lang sa atin ng Panginoon yung kayamanan upang maibahagi rin sa iba. Kasi kung ang tingin mo lang ay parang, ako lang pinagpala, akin lang to. Yun po, medyo magiging mabigat talaga yung pagibigay sa'yo. Bira ako makakita ng ganyan. O, pero kung alam mo yung pagkapalang yun ay binigay ng Panginoon sa'yo to do good works, sabi nga po kasi dito sa Ephesians, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Tinawag po tayo ng Panginoon upang gumawa ng mabuting gawa. Hindi po para magpakasasa lamang dun sa biyaya na tatamo natin, kundi ibahagi po ito kasi pag alam mong steward ka, hindi lang sa'yo yung pagkapala, mas magiging magaan sa loob mo at magiging mas generous ka sa pagbibigay. Isang malaking usapin talaga yan, no? That's the reason why ang salita po ng Diyos ay napakahalaga. It's a process of learning, sabi ng Romans chapter 15 verse 4, that the Word of God becomes a process of learning, understanding, in achieving the goals, not of yourself, but of God. Kaya po, ang process po ng transformation, that's the reason why the Word of God is so important. It can transform. It can create a unity among ourselves that we will have one mind, one heart, and one God. Amen. Oo. So, kaya sa Biblia po, yung pag nagkaroon po ng pagkakaisa sa paniniwala, sa pananampalataya, at sa paglakad, doon po nagkakaroon ng kasaganahan ang mga tao. Doon po nagkakaroon. Hindi nagkukulang yung iba eh. Sabi niya, yung kulang, yung konti, hindi nagkukulang. Yung marami daw, hindi lumalabis. Doon po nangyayari at nagaganap kapag ang body of Christ ay nagkaroon ng unity among themselves. Amen. Ano tayo? Proceed na tayo sa ano? Karong na tayo, no? Doon na tayo sa question and answer. Baka maubos. Good evening po mga pastors. Ako po si Mayet Costales. Ang tanong ko po ay, maituturing po ba akong cheerful giver kahit po nahihirapan po akong sa pagbibigay, lalo na po yung pag nararanasan ko po yung kagipitan ng buhay, pero willingly naman po itong ginagawa. Thank you po. Kasi ang pagbibigay, ano, as Christians, yung biblical way of giving, it's not a matter of gipit tayo eh. Naalala niyo yung istorya doon sa Ebanghelyo na yung kinumpara ni Jesus yung isang mayaman, ano? No? Diba, ano? Tapos kinumpara niya yung mahirap na isang kusing lang yata yung binigay? Two copper coin. O dalawa? Yung widow. O yung widow. No? Sabi ng Biblia, in spite of being poor, wala na siyang pera, yung dalawang kusing na lang eh. Two mites. Ibinigay pa niya because that beggar eventually believed in principles that it is really better to give than to receive. Kaya hindi natin maituturing na cheerful ang isang tao. Mabuti pa kung ganun ang puso natin, huwag na tayong magbigay. Kasi nadadagdagan po yung burden natin eh. Or pag nagbigay po tayo, nagiging pagpapanggap lang. Dapat hindi po tayo magbibigay kapag hindi po cheerful yung heart natin. Sabi ng Biblia, napipilitan lang. If we look at the scriptures very carefully, ang pagbibigay talaga na tinatanggap ng Diyos ay yung cheerful giving. Yan. Kaya po, mahalaga nga po yung pastor. Dagdag ko lang din po doon. Kaya binigyan po natin kanina example si widow po. No? Sabi yan sa Mark 12 verse 43 po. Sabi po dito, assuredly, I say to you that this poor widow, widow na nga po siya, puro pa po siya, no? Pero pong sabi dito, has put in more than all those who have given.
to the treasury kaysa dun sa isang mayaman na binigay ay napakarami. Bakit po? Sabi ng verse 44, for they all put in out of their abundance. Sabihin talaga, dun sa pinaka meron siya, yun ang binigay niya. But she out of her poverty put in all that she had, her whole livelihood. Kaya talaga binibilang po ng Panginoon yung ano, no? Yung ano bang natitira. What is left? Eh, dun sa poor widow na yun, ang left eh, yun. Lahat na yon eh, binigay niya na sa Panginoon. Kaya hayaan natin sa ating pagbibigay, eh wag po tayong mapilitan. Kundi pag nagbibigay po tayo, bigay po natin ang lahat ng kinukonvict ng Lord para sa atin. So, yun po payo ko, no? Pag nagbibigay po tayo, dapat hindi po tayo nasasaktan, kundi natutuwa. Pag nagbibigay tayo, with a cheerful heart. Anyway, ang Diyos naman nakakita niyan, then ang Diyos magdadagdag niyan sa iyo. Para lalo mo magampanan. Next po. Good evening po mga pastors. Ako po si Marisol Villaviray. Ang tanong ko po ay, paano ko po mababalanse ang self-confidence ko at dependence sa Diyos? Paano mababalanse ang self-confidence? Kasi pag nasa Diyos po kayo, meron po kayong, hindi naman tayo walang self-confidence, but our confidence and trust is always with the Lord. You know? Dahil doon, sa Kanya tayo talaga aasa. Wala naman tayong meron kung wala ang Diyos eh. Kaya tayong meron kasi andyan ang Diyos, sapagkat lahat ng bagay ay galing naman talaga sa Kanya. At kung ano man yung binigay sa atin, no? Eh yun po yung nagiging confident natin. That's the reason why even in taking food, we always thank God, no? Salamat po, Panginoon. Alam ko naman ang nagluto noon asawa ko eh. Pero bago po lutuin ng asawa ko, galing po 'yun sa Panginoon eh. Amen. No? Meron pong inalaman lagi ang Diyos sa anumang tinatangkilik natin at tinatanggap sa buhay natin. Kaya po yung aking pagtitiwala at paglakad sa Panginoon, dapat po nakadepende po yan, na babalansi po talaga natin yan. At yung confident na yun, in everything that you do, you believe that you do it not for yourself, but confidently you're doing it because God's word include in everything that we do. Yan. So, I hope nasagot ko yata yun. Baka po kasi, Pastor, yung tanong din po isa, eh, nagdedepende na raw po siya sa Diyos. Eh, wala naman pong ginagawa. Pastor, kasi yung iba, baka nagsobrang depende niya, wala lang silang ginagawa. Eh, dapat nga partnership nga yan eh. Kaya nga, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. So, ang Panginoon, magpapalakas sa'yo. Ang Panginoon, magbibigay ng wisdom sa'yo. Ang Panginoon, magpo-provide sa'yo. Pero, ikaw pa rin yun ang gagawa. Kaya ano yun, it's your partnership every day. Oo, ang Lord, oo, pinagtitiwalaan mo, pero ikaw, ano, gumagawa at hinihintay mo kung ano ang ililid ng Diyos para sa'yo. Yun, may confidence ka sa gagawin ng Diyos, hindi sa kaya mo. Sabi nung kaibigan ko, sa Diyos daw yung awa, sa tao daw yung gawa. So, idagdag ko lang, Pastor. Kasi ang basa ko doon sa question niya, parang meron siyang gustong gawin eh. Kaya nga sabi niya to balance eh. Meron siyang gagawin, tapos yung isa naman, yung dependence niya sa God. Pero ang sabi kasi doon sa Proverbs 3, 5 and 6, di ba sabi doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Sabi niya, in all your ways acknowledge Him and He will direct straight your path. So umasa lang tayo sa Panginoon eh. Wala ka nang dapat alalahanin dahil bibigay na sa'yo lahat. Now, pag sinabing trust, magtiwala ka sa Diyos na wala ka nang iintindihin pa. Bigay mo na lahat-lahat sa Panginoon. Hindi sabihin body, soul, and spirit. Ano? Kompleto. Yung hindi installment. Hindi installment. Minsan, pag nagbibigay tayo sa Panginoon, installment. Eh, diba? Big gifts, Pastor. Dapat, dapat. We have to trust God. Soul, body, and spirit. So, next question po.
Good evening po mga pastor. Ako po si Rika. Ang tanong ko po, sabi po kasi sa Philippians chapter 4 verse 11 na we should learn how to be content. Mali po ba na maghangad pa ako ng mas magandang buhay kumpara sa buhay na meron ako ngayon? Actually, ang unang nangarap ng magandang buhay para sa atin ay ang Diyos eh. No? Kaya hindi po kasalanan yung mangarap tayo ng maganda sa buhay natin. Kung babasahin niyo sa John chapter 10, sabi niya, I came to give you life and to have it more abundantly. Now, it is an abundant life that God pray for is one of us. Hindi po nangarap ang Diyos na maging masama ang buhay natin. Nangarap ang Diyos ng magandang buhay para sa atin. Ganito ko itatranslate yan. Nangangarap tayo, tama? Lahat tayo nangangarap. Alam ba ninyo na mas maganda ang pangarap ng Diyos sa atin? Amen. Compare sa pangarap natin? Sapagkat yung pangarap ng Diyos ay may eternity. Minsan ang pangarap natin may limitation eh. Short lang po. Oo. Anong gusto mong kainin? Ano lang po? Rice lang po. Nakaisang ulam lang. Samantala ang inianda sa'yo ng Diyos, hindi lang rice, hindi lang isang ulam. Buffet. Oh, parang buffet, ano? Eat all you can. Kung titingnan po natin talaga ng mabuti, mas maganda, mas kahanga-hanga, kailangan lang po natin diskubrihin yung mga pangarap at pangako ng Diyos sa atin. James, baka kanina sinabi ko 'yan eh, pastor. Sabi ko, naalala mo yung ano, yung sinabi ko kanina sa 1 Timothy chapter 6, no? Now godliness with contentment is great gain. Sabi niya, for we brought nothing into this world and it is certain we can carry nothing out. Sabi niya, tutuloy ko ah, and having food and clothing with this, we shall be content. But those who desire to be rich fall into temptation and a snare and into many foolish and harmful lusts which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. Si Apostol Pablo, nung sinabi niya to kay Timothy, sinasabi na niya na yung money talaga eh root of many or all evil. Not money. But not money itself. Yung love of money. So pag tinignan natin, kailangan mahiwalay natin ito eh. Kasi yung word na maghahangad tayo. Kung bakit tayo naghangad, siguro translate natin yung salitang maghangad, no? Kasi meron kang gustong mas maganda. Kaya ka naghangad eh. Gusto mo yung mas maganda. Sabi ni Pastor William kanina, yung plano ng Panginoon ay mas maganda. Ano pa ba yung mas maganda na gusto mong mas maganda pa doon sa ginawa ng Panginoon o pinlano ng Panginoon? Unless na lang, iba yung gusto mo. Ayun. So, hindi na sa Panginoon yun. Mauuwi tayo doon sa sinasabi ng Biblia na love of money. Mauuwi tayo. Ang ending daw nun ay sorrow. Ayan. Good evening po mga pastor. Ako po si Jordan Dele po. Tanong po is, minsan na po akong may nalampasan po na problema dahil po sa pagtitiwala sa Panginoon. Ang tanong ko po is, paano ko pa po mas mapapatibay po yung faith ko sa Lord? Ang problema kasi, alam ko ano yan eh, wave by wave eh. Wala namang katapusan yun eh, right? So, kung paano mo nalakpasan yung unang problema, by faith, I'm sure na malalakpasan mo yung pangalawa, pangatlo, continuously, ano man yung dumating problema sa atin, malalakpasan natin yan kapag nagtitiwala po tayo sa Panginoon. And knowing definitely the wisdom from the Bible, makikita po natin kung paano natin ito mariresolve. Kasi ang problema, hindi naman pare-pareho, Pastor Mo. Eh. Opo, iba-iba. May mga sitwasyon din eh. May sakit, may financial, family. Kaya iba-iba po yung ano po, no? Iba-iba po yung sitwasyon, iba yung problema. Bawat tao. Ngunit lahat ng problema na yan, ang kailangan po natin na solusyon ay ang ating Panginoong Diyos. Unahin mo ang Panginoon sa buhay mo. Doon, pag inuna mo siya, sinaliksik mo siya, may pangako ang Panginoon sa iyo sa Matthew 6 verse 33. Pag inuna mo ang Diyos, idadagdag ng Panginoon ang pangangailangan mo.
Amen. O, dagdag ko rin po yung sinabi po ng James chapter 1 verse 2, no? My brethren, sabi niya ito, my brethren, count it all joy when you fall into various trials. So tama nga po yung sabi ni Pastor William na ang problema, hindi lang po siya isahan lang eh. May iba-iba po siyang wave, iba-ibang instances. Pero sabi po ni James dito, count it all joy kapag tayo po ay nakakaranas ng iba't ibang problema o trials. Bakit? Knowing that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. So ano yung nagpapakompleto sa atin? Yung testing po ng ating faith at yung pag ito'y na-test, nagpo-produce po sa atin ng patience. Ibig sabihin po ng patience ay nakakapagpatuloy pa rin tayo even though may mga problema sapagkat alam natin na meron pa rin tayong Diyos na katuwang nating mag-solve ng mga problema po na yun. Good evening po, Pastor. Ako po si Ayala Tolentino. Ang tanong ko po, nabanggit niyo po kanina, Pastor, na kapag nagtitiwala po tayo sa Lord at tinutugon po tayo ng Lord, mas tumitibay po yung pananampalataya po natin. So yung tanong ko po, may tamang pamantayan po ba ng pagtitiwala sa Lord? Lahat po ba ng pagtitiwala ay tinutugon po ng Panginoon? Salamat po. Ano ba yung tamang pamantayan ng pagtitiwala? No? Yung faith kasi, siguro yun ang ating titignan. Ano? May pamantayan ba yung faith? Ang faith kasi, ano eh, sabi ng Hebrew chapter 11, verse 6, ano? Now, faith is substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Now, yung pamantayan niya, ang pananampalataya kasi, ang batayan niya, ay hindi lang yung mga bagay na nakikita, kundi ang batayan nga niya, yung mga bagay na hindi mo nga nakikita eh. Pero sa kabila nun, nagtitiwala tayo. So, yun po yung pananampalataya na gusto ng Diyos. At yun din po yung uri ng pananampalataya na tinutugunan ng Diyos. No? A faith that trusts God. Even to the point na hindi natin pa nakukuha o nakikita. Titiwala tayo na greater is He who is in us than He who is in the world, for example. So in short, ang pagtitiwala natin sa paglalakad natin sa Panginoon ay magpatuloy po tayo na maniwala. Hindi naman sa dapat anumang bagay pinaniniwalaan natin, dapat meron po tayong basis o biblical basis sa atin pong pagtitiwala sa Panginoon. Ang pagtitiwala, Pastor, na tinutugon ng Diyos ay yung pagtitiwala kay Kristo. Yung pagtitiwala na ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay. Kapag kasi sinabi nating lahat na lang ng klase ng pagtitiwala, so pwede kong ilagay yung context na tao. Nagtiwala ka sa tao, sarili. Nagtiwala ka sa kakayanan mo, sa pera. So, pag lahat ba ng tiwala, itutugunin ng Diyos? Hindi. Ang tiwala lang na tinutugon ng Panginoon is yung faith natin through Jesus Christ. So, pag tayo po ay nagtiwala sa kanyang bugtong na anak, eh sabi ng Panginoon eh, pag nag-pray nga tayo sa pangalan niya, itutugunin niya eh. Imagine mo yung assurance na yun. Kaya, pag nagtiwala ka, yun ang gamitin mong pamantayan. Sabi ni Pastor William kanina lang, yung based on the Word of God. Eh sinabi yun ng salita ng Diyos, hindi sinungaling ang Diyos eh. Gagawin niya yun, at yun, ang sabi ng Bible, is to give glory to God. Amen. Good afternoon po, pastors. Ako po si Rina Annie. Yung question ko po, ang contentment po ba isang bahagi ng discipline ng Diyos sa kanyang mga anak? Yun lang po. Ang contentment ay isang uri ng pagtitiwala natin sa Diyos. No? Yung contentment kasi galing sa atin yan eh. If we continue to trust God and believe in God, then we can always find ourselves living in a condition of contentment. Kaya po, mas masaya ang buhay ng isang tao na nagtitiwala, pinili niya magtiwala sa Panginoon kaysa sa hindi. Kasi pag hindi po natin pinili magtiwala sa Panginoon,
marami po tayong fear, marami po tayong doubts, no? Bawat action ng taken natin, nagkakaroon po tayo ng confusion. Rather than, ang tanong kasi, ang Diyos ba'y katiwa-tiwala? Opo. Dapat pang pagtiwalaan ang Diyos? Opo. O ba't ako magdududa? Dapat kong pagtiwalaan ng Panginoon. And that's period. So, kapag ganun po yung buhay natin, nabasa natin sa salita ng Diyos, at ito'y naliwanagan natin, sa liwanag din ng salita ng Diyos, then I would rather trust God than man. Amen. That's period. Siguro, Pastor, karagdagan lang po sa tanong niya po na kung yung contentment na baraw ay bahagi ng disiplina, siguro pwede ba rin sabihin na yung contentment ay resulta ng disiplina ng Panginoon. Sapagkat nung dinisiplina ka ng Panginoon, natutunan mo na kailangan pala akong magtiwala sa Panginoon, bahagi ng disiplina, yung matutunan kong ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, bahagi ng disiplina ay kailangan ko matutunan na i-fix yung aking mata sa Panginoon, dun sa eternal, hindi sa temporary. At yung resulta po nun, nagiging kontento ka. Kontento ka sapagkat alam mong sufficient, enough ang Diyos para sa'yo. Kasi hindi siya bahagi ng disiplina, kundi resulta siya ng disiplina pinagdaanan po natin sa pagtitiwala, pagsunod sa Panginoon. Oh, pero Pastor, yung pagdidisiplina kasi ng Panginoon ay iba eh. Sa Bible kasi, yung pagdidisiplina ng Panginoon ay masakit. Ang contentment ay hindi part ng pagdidisiplina ng Panginoon. Dahil ang pagiging contentment, sabi nga kanina ni Pastor Ryan, ay resulta. Kasi nung nagtiwala ka sa Panginoon, nakontento ka tuloy. Kasi natutunan mo, nalaman mo, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, at nalaman ko, natutunan ko ngayon, I can do all things through Christ. Natutunan talaga yan. Process yan eh. Pero yung pagdidisiplina, kasi may ginawa kang mali. Didisiplina ka ng Panginoon kasi anak ka ng Diyos. So yung pagdidisiplina, matuwa po tayo dyan. Dahil pag dinisiplina ka ng Panginoon, nangangahulugan, anak ka ng Diyos. Yung pagiging contentment, hiwalay po yun doon. Iba po yun eh. Response mo yun dahil sa tiwala mo sa Panginoon. Kaya ka nakontento. Magandang gabi po mga pastor. Ako po si Aris Ani. Ang katanungan ko po, di ba po sabi po sa Bible na ang Diyos po yung nagpapalago? Paano ko po malalaman na nasa tamang proseso po ako ng paglago? Ako po, sagutin ka po, Pastor. No? Paano mo malalaman kung nasa tama kang proseso ng paglago? Sabi po ng Romans Hebrews chapter 12, verse 1, no? Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Kaya paano mo malalaman kapag yung mga nasa yung mga nami-meet mong mga pagsubok, mga tukso na mga sitwasyon, doon kapatid, yun ay mga isinusuko mo sa Diyos. At ikaw ay nagpapatuloy doon sa pagsunod mo sa Panginoon, sa iyong pananampalataya sa Panginoon, doon po nagkakaroon ko po ng kalaguan. Tapos verse 2 po, sinabi po doon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya makikita mo yan eh, kung saan lagi nakatingin ng mata mo. Saan ba nakatingin ng mata mo? Sa problema? Sa material? O sa Panginoong Diyos na nasa langit? Kaya diyan mo makikita kung mayroong paglago ka na sa iyong buhay. Pastor, yung area kasi ng growth, pag binasa natin sa Bible, wala tayong measurement of growth. Dahil sinabi nga ng Bible, sabi ni Apostol Pablo, no, ako nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubot, nagpalago. So basically, yung area ng growth ay talagang nasa larangan ng Panginoon. Hindi po yan dahil umattend ka ng seminar, nag-grow ka. O kaya, umattend ka ng ganito, nag-grow ka. Hindi po ganun yan. Kasi sa halaman, makikita mo yun. Pag nilagyan mo ng fertilizer. Pero yung spiritual kasi, wala tayong spiritual detection na parang may sasabi mo, nag-grow ka Ngayon, makikita mo na nag-grow ka kasi sinabi ng Bible, yung puno daw na mabuti, mamumunga daw ng mabuting bunga. So pag nakita mo yung bunga, makikita mo yung puno, nag-grow ka nga. Yung sagot doon, yung Romans chapter 12, verse 1 and 2. Sabi, appeal to you, sabi ni Paul, therefore, brother, by the mercies of God, to present your bodies a living sacrifice,
So, paano natin matitiyak yung ating kalaguan? Ang sabi po ng Biblia, present your body a living sacrifice. Number one. Number two, holy, acceptable to God, which is your spiritual worship. Tapos, ano pa yung process nun? Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that by testing, you may discern what is the will of God and what is good and acceptable and perfect will of God. So, during that process, may itinuturo sa atin ng Panginoon na panuntunan. Amen. Kung paano natin ito gagawin, paano natin ipa... Kasi hindi lang naman po yung ginagawa na, paano po ito ipinamumuhay? It makes a lot of difference as we go along and walk as Christians for the Lord. So, meron po kayong process ng transformation. Hindi po totoo yung naglalakad sa Panginoon, wala naman nababago. Amen. May nakikita pong pagbabago. Ah, meron po kayong transformation. Meron po nakikita sa inyo na renewing of your mind. Nagbago na ang inyong kaisipan. Oo. Mindsets. Dati kang Marites, ngayon hindi na. Ganon, parang ganon. Marisol ka na. Marisol na. May pagbabago. Something change. Yan. So nadidesign mo na yun, what is the will of God? Ayan. So yung mga process na yun, doon po yung dati kang gumagawa ng mali, ngayon ayaw mo na. Amen. Dati ka nagsisinungaling, ngayon ayaw mo na. So may pagbabago, in short. Okay? Although, minsan hindi naman siya abrupt. Hindi naman siya abrupt eh. Wala akong kilalang nagbago na abrupt eh. Overnight lang. Talagang may process siya talaga. No? Pagtuturo. May dealing sa atin ng Holy Spirit. And then, kasabay nun, dahil sa Word of God, we begin to grow and then desire to change. It's a daily walk faithfully with the Lord. Thank you po. So, kung wala na po tayong katanungan, muli po namin winawakasan yung aming programa. At since 2021 pa rin, malapit pa lang yung 2022. Sabit na. Magbibigay po ng parting word to mga kasama ko dito para sa Merry Christmas at sa Happy New Year. Ano ha? Maka sa susunod eh. Ang makikita na kasi yung hit and run eh. Sige, special edition. Basta. Umati na kayo na ano. Kung magpapadala din ng regalo, dapat yung nakakain ha. Kala ko eh, Gcash na lang eh. Sige, Pastor Fidel. So, purihin po ang Diyos sa mga nanood po ngayon sa sumusubaybay sa ating pong Bible study on there. So, isang word of encouragement mo po ang bibigay ko at iyo ko sa bawat isa na tayo po ay patuloy pasalamat po sa Panginoon. Ano po ang ating pinagdaanan, kagaya po ni Paul, in every situation, but it is thank God dahil nandito pa rin po tayo, buhay, malakas, at hayaan po natin yung pagtitiwala natin ay manatili sa Panginoon. Nasa panibagong pagharap, na panibagong taon, hayaan po natin na lalo po tayo magpakatibay sa ating pananampalataya. And the favor of God, the Lord, rest upon us. Dahil ang favor po ng Panginoon ay lagi na sa atin sa tunay na nagmamahal po sa ating Panginoon, kagaya po ng binanggit ni Paul dito sa Philippians chapter 4, verse 12. Dahil sa kanyang pagmamahal sa Panginoon, nakontento po siya sa anumang bagay meron siya. Maraming salamat po. Merry Christmas sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Matutunan po natin ang maging kontento sa buhay. Ano man po ang pangailangan po natin. Kaya ang contentment talaga po nasa Panginoon talaga. It's also a gift from God. Yung pagiging kontento sa lahat ng bagay. Kaya patuloy po tayo magpasalamat para po yung contentment ay magkaroon po ng tuloy-tuloy po na proseso din. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Merry Christmas and a Happy New Year to all. Bilang ang huling message ba ito sa 2021? Basahin ko po sa inyo yung Psalms chapter 1. Pakinggan po ninyo. Sabi niya dito, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners,
nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the streams of water, by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Yan. So, maraming salamat po. Ano yun? Merry Christmas sa inyo lahat. Bawat isa po na patuloy na sumusubaybay, nag-aaral ng salita ng Panginoon kasama po namin dito po sa Bible Study on the Air. Let me encourage you po ng salita po ng Panginoon. Tunay nga po sa Panginoon ay nasa Kanya na ang lahat. Tandaan po natin yan, ha? Hindi po kantayan. Oo, nasa Diyos na ang lahat. Tandaan po natin, si Pablo, yung sinabi niya itong Philippians chapter 4, and siya po ay nakakulong. Ngunit nasabi niya po ang lahat ng ito para maging courage sa iba. Kaya po, ang huli ko pong nais mabahagi sa 2 Timothy chapter 1, verse 12, sabi niya dito, "For this reason, I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed." Huwag tayong mahiya, kapatid, dun sa mga pagsunod natin sa Panginoon, sa pagtitiwala natin sa Panginoon, parang medyo negatibo nangyari sa ating pumbuhay. Kagaya ni Pablo, negatibo nangyari sa kanya. Ngunit, meron po siyang binibigay na magandang naranasan niya. "For I know whom I have believed." Kailangan natin sa anumang mga sitwasyon natin, kilalanin mo yung Panginoon na pinaglilingkuran, pinaniniwalaan mo. Bakit? Sa Panginoon, meron pong kasiguraduhan. Ang mga mundo na meron dito material, lahat yan ay temporal. Pero sa Panginoon, ang assurance niya ay eternal. And ano po sabi niya? "For I know whom I am believed, and I am persuaded that He is able." Tandaan niyo po, kapatid, oo, ang Panginoon natin ay able. Kung ang ating Panginoong Diyos ay able at ikaw ay magtitiwala sa Kanya, doon ka magiging persuaded. Doon ka mako-convince dahil mararanasan mo ang pagkilos ng Panginoon. And last but not the least, tandaan mo, sabi po doon, "God is able to keep what I have committed to Him until that day." Kung ano man ang tiniwala mo sa Diyos, magmula nung tinanggap mo siya at sinunod mo ang Panginoon sa buhay mo, ang Diyos ay able to keep you until the last day na meron ang Panginoon sa buhay mo. Kaya saan ka pa magtitiwala? Huwag ka magtiwala sa meron ka sa bangko, sa anumang meron kang possession, magtiwala ka sa Diyos who is able to keep you until that day. Merry Christmas sa iyo, a blessed 2022 para sa inyo po. Dati po mga giliw na taga-subaybay ng Bible Study on the Air na nakasama po natin sa buong 2021, isang reminder lang po sa inyo. Ang contentment po natin at ang kakompletuhan ng buhay ay nasa pagtitiwala po natin sa Panginoon. Kung tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, kasi alam po natin faithful siya sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita sa atin po ng buhay. Ganyan din po, ang kakompletuhan ng buhay ay kapag tayo po ay nakatuon doon po sa eternal, hindi sa temporary. Marahil may problema ka ngayon, pero ano ba yung mas eternal? Yung buhay na meron tayo sa piling ng Panginoon kapag tayo ay naging tapat hanggang wakas. So, dumaan man tayo sa mga pagsubok, sa pandemya, sa kahirapan, pero ang pinakamahalaga po ay yung ngayon, na ang buhay mo ay nasa Panginoon pa rin. So, magpatuloy po tayo sa paglakad sa Panginoon, ano man yung ating pinagdadaanan, sapagkat ang dulo po nito, ang dulo ng ating paglakad sa Panginoon, ay yung buhay na walang hanggan. Merry Christmas po and a Happy New Year. Gusto mo ba ng abundance? Gusto mo ba ng sufficiency? Ito ang verse para sa iyo. Okay, para itong gagawin mo, New Year's resolution mo na rin. Sabi ng 2 Corinthians chapter 9. Sabi niya, "He who sows sparingly will also reap sparingly. And he who sows bountifully will also reap bountifully." Sabi niya, so let each one
give as He purposes in His heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you, ano sabi ko kanina? Always having all sufficiency, sabi niya dyan, in all things, may have an abundance for every good works. Gusto mo ba ng abundance? Gusto mo ba ng sufficiency? Eh, magtanim ka. Ayan. Hindi ko naman sinabing pumunta ka sa lupa, magtanim ka. Ibig sabihin, magtanim ka sa gawain ng Panginoon. Kasi yung gawain ng Panginoon ay matabang lupa. Eh, magtatanim ka na lang, isang butil lang, damihan mo. Kasi, he who sows sparingly will also reap sparingly. Pero he who sows bountifully will also reap bountifully. Kaya pagpalain po kayo ng Panginoon. And lastly, we would like to thank everybody as we close this year, our program, Bible Study on the Air. We're so thankful to God that we have passed through these many trials. And we see that God is faithful and continuously providing not just only the needs, the necessity needs, but also all the needs. Sabi na 2 Corinthians chapter 9, at the verse 10, now you may, he who supplies seeds to the sower and bread for food, supply and multiply the seed you have sown and increase the fruit of your righteousness. While you are enriched in everything for all liberality, which causes thanksgiving through us to God, for the administration of this service not only supplies the needs of the saints, but also is abounding through many thanksgiving to God. As we give our love and concern to people this 2021, we do not just only give, but we give the opportunity for people to thank God. Amen. Praise God. And always abound in every good works. Yung challenge po namin sa Sinner's Prayer, sana po makilala po natin ang Panginoon at makita po natin kung gaano po kahalaga ang Diyos sa buhay ng bawat isang Pilipino. Bago po tayo magtapos, anyayahan ko po kayo kung kayo po hinipo ng Panginoon, tayo po'y manalangin, tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Panginoong Hesus, salamat po na binigay mo ang buhay mo para sa amin bilang kabayaran. Ngayon pong oras na ito, salamat din po at binigyan mo kami ng katugunan sa aming mga hinahanap sa aming sarili. Ikaw, Lord, ang katugunan namin. Kaya, Jesus, sinatanggap ka namin sa aming puso, sa aming buhay. Pumasok ka at ikaw ang manahan at maging Panginoon ng aming buhay. Isulat mo po ang aming pangalan sa Aklat ng Buhay. At mula sa araw na ito, katulad na ang puso namin, kami naniniwala at nagtitiwala, yung bibig naman namin ang magpapahayag na ikaw nga ang Panginoon ng aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Ako to, kami po ay nagpapasalamat at nagbibigay ng pagbati in behalf of our pastors here at United Christian Fellowship, yung ating pong staff na walang sawang gumagampan ng kanilang mga tungkulin at yung ating mga live audience. Yan, praise God. Na kami pong lahat ay nagpapasalamat sa Diyos na in spite of all difficulties and trials, nandito po tayo, pwedeng-pwedeng magpasalamat at natutuwa sapagkat ang Diyos po natin ay buhay at patuloy po tayo maglingkod sa ating Panginoon. Merry Christmas po at masaganang bagong taon sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.